Lumawak pa ang epekto ng oil spill sa Oriental Mindoro. Para sa update, magbabalita live mula sa Calapan, Oriental Mindoro. Si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, kahapon nga ay pinuntahan namin yung lokasyon kung saan pinaniniwalaang lumubog itong MT Princess Empress sa dagat na sakop naman ng bayan ng Nauhan dito sa Oriental Mindoro. Kasama namin ang Philippine at Japanese Coast Guards kung saan mas malapitan namin nakita yung lawak nitong oil spill sa karagatan at kung gaano kahirap itong kontrolin. Habang papalapit kami sa dalawang tugboat na nangunguna sa pagkontrol ng oil spill, kapansin-pansin ang mga lumulutang na langis. Nasa 200 meters o mahigit 600 talampakan na ang haba ng oil spill boom na inilatag para magsilbing harang ng inaanod na langis. Pero kung titignan yan mula sa ere, hindi yan sasapat. Yung malaking bahagi na yon na kumikinang na tubig, dito pinaniniwala ang lumubog yung MT Princess Empress. Malakas yung amoy ng langis dito sa bahaging ito ng lugar at lang sinasabi ng Philippine Coast Guard, nakakapag-release daw ng nasa 10-20 litro ng langis kada oras itong lumubog na tanker. Mas kaunti na raw yan kumpara sa hindi mababa sa 30 litro ng langis na inilalabas daw ng tanker kada oras na itong mga nakalipas na araw. Pero tingin ng isa sa mga nagilinis na Malayan Towage and Salvage Corporation, industrial fuel na ang kumakalat. Mas malapot kasi yung industrial fuel compared sa engine oil, like diesel. So mas malapot siya, kaya mas mahirap siyang i-disperse. And pag nag-emulsify siya, medyo mas magpunat siya, kaya mas mahirap siyang ilinisin. Gumagamit na rin ng skimmer o pangsala ng langis. Saka mano-mano itong ini-scoop. Naglalagay din sila ng dispersant para mas madaling malusaw ang mga namuong langis. Gumagamit din ng water cannon ang Philippine Coast Guard para mabilis na mamix yung inilalagay na dispersant sa mga tumagas na langis. At dahil sa malakas na puwersa nito, paraan din daw yan para madaling madisperse o mawala yung mga tinatawag na oil sheen o yung mga maninipis at kalat-kalat na langis sa ibabaw ng dagat. Pero dapat hinay-hinay lang sa paggamit ng dispersant. Nililimit lang natin yung use ng dispersant kasi meron din siyang effect sa environment. Sa ngayon, umaabot na raw sa 700 hanggang halos 1,500 litro ng concentrated oil ang nakukuha nila sa dagat araw-araw. Yung pinuntahan nyo ba kahapon ay yung mismong pinaglubugan nung MT Princess Empress? At paano yung workflow? May limit din ba na kung ilang oras lang sila maglilinis doon? Cheryl, ang nangyayari dito sa paglilinis ng Philippine Coast Guard kasama nga yung Malayan Towage and Salvage Corporation na siyang hinire na contractor ng may-ari ng barko, eh talagang mula madaling araw yan hanggang gabi, no? Mula 6 a.m. actually bumabayan sila around 5 a.m. pa lamang kasi nga mahigit isang oras din yung biyahe mula Calapan Port patungo doon sa mismong area kung saan lumubog itong barko. At inaabot sila dyan hanggang alas 6 naman ng gabi. At ito ay medyo matagal kumpara sa mga ginagawang paglilinis ng mga residente sa mga shoreline areas dahil sila po ay mga eksperto na. At saka meron din silang kumbaga salitan na gagawa o kikilos doon at may expose nga sa naturang langis. In terms naman sa pagpunta nga doon sa mismong pinaglubugan, yes Cheryl, pumunta tayo sa mismong pinaglubugan noong pinaniniwalaan nga na area nitong MT Princess Empress kung saan bakas na bakas pa, no? Halos kumbaga sariwang sariwa pa yung mga lumabas na langis at that part na ng dagat na talagang makapal at talagang makikita doon yung mismong lawak, no, ng langis na naiipon. Ang ginagawa kasing siste dito, Cheryl, mapapansin mo yung dalawang tugboat. Yung dalawang tugboat na yan, meron silang parang connector. Yun yung oil spill boom na inilatag nila around 200 meters. Malayo sila sa mismong pinaglubugan. Tanensya na nila yan using their drone para makita nila yung haba at lawak nga ng oil spill. Ang siste, haharangin nila ng oil spill boom na yan yung tumatagas na langis, no, mula doon sa lumubog na tanker. Around 3 nautical miles or around 5 kilometers away. Parang at least yung mapupuntahan nila, makukuha nila lalo, no, yung mga langis na yan. Kaya namin naikutan yung mismo pinaglubugan ng barko or ng tanker dahil ito yung suwestiyon ng Japanese Coast Guard na dapat daw talaga dinadaan-daanan itong mga
langis para yung propeller daw ng barko o nung ginagamit nilang vessel ay makatulong din daw na mapaghiwa-hiwalay or ma-minimize or mapaliit itong mga bulto-bulto or sabihin natin talagang dikit-dikit na nalangis na namumuunga sa ibabaw ng dagat, Cheryl. So hanggang ngayon ba, Mon, wala pa rin gamit na panipsip nga ng langis? On the way pa lang, Cheryl, yung ROV o yung remotely operated vessel kahapon daw, ito'y nakaalis na sa Japan at papunta na daw dito sa Pilipinas around Monday. Ito'y darating no sa ating bansa. Pero again, itong ROV na ito mula Japan, mga kapatid, na hinire ng may-ari ng tanker, eh hindi pa po ito yung panipsip, ha. Ito po ay pagtingin lamang no, or makikita lang natin yung sitwasyon sa ilalim ng dagat para makapagplano ang mga otoridad at mga eksperto kung paano masisipsip yung langis. Kaya naman hanggang ngayon, eh talagang yung 10 to 20 liters per hour, yan ay malaking bulto yan, malaking volume yan kung tutuusin, lalo kapag umabot na siya sa Pampang na kinatatakutan at talagang malaking perwisyo sa mga residente at mga namamahala rin dito sa pamahalaan, Cheryl. Mon, dyan sa kinaroroonan mo ngayon sa Calapan City, gaano na katindi so far yung oil slick at anong tulong na ang ibinigay sa mga residente? Alam mo, nakakalungkot, Cheryl, malayo itong Calapan no, sa Pola na talagang badly hit ng naturang oil spill. Pero kahapon, just actually last night, nagkaroon na ng traces of oil dito sa isang barangay sa Calapan City. At yan ay dito sa barangay na Votas. Kaya naman makikita nyo sa likod ko, talagang naggawa na sila ng mga improvised oil spill booms. Ito yung mga gamit na ano, no, yung lalagyanan ng sibuyas, no, sako ng sibuyas, yung red sacks kung tawagin nila. At pinuno nila yan ng mga dayami at nilagyan din nila yan ng mga floater, ng mga, sabihin natin, yung mga plastic bottles para nga ito ay lumutang sa dagat. Kanina, nilatag na nila yan, no, para hindi umabot. Pero just for the record, kakaunti lamang, no, traces lamang talaga ng mga langis ang nakita nila dito. Wala nga kalahating drum yung naipon nila, kasama na yung mga guantes, yung mga ginamit nilang PPE, panglinis, na nagkaroon na nga ng marka ng langis, no. At pero kahit kakaunti lamang yung traces, just today, sinabi na ng LGU ng Calapan City, Cheryl, pinagbabawal na nila ang pangingisda, pagkain ng yamang dagat dito sa kanilang lugar at pagsuswimming dito sa lahat ng karagatan ng nasakop naman ng Calapan City para lang daw maiwasan kahit papano ang posibleng sakit na maranasan naman ng mga residente. So itong 3,000 hanggang 4,000 mangingisda, dadagdag ito sa bilang ng mga mangingisdang naapektuhan dahil sa tigil na fishing no, na rule sa lahat ng mga apektadong bayan dito sa Oriental Mindoro. Mon, may balita ka na ba kung yung may-ari nitong lumubog na MT Princess Empress ay nagbibigay na rin ng tulong ng ayuda? Na kusa nilang ginagawa na ito? Wala pa, Cheryl. Wala pa, Cheryl. Ang sinasabi pa ulit-ulit talaga ng mga LGU no, na nakakausap natin din dito, even sila, they are asking na sana magbigay na ng tulong in terms of financial aid, magkano bang danyos ang kailangan nilang maibigay sa mga apektadong residente, yung mga nagsarang resort, yung mga mangingisda. Wala pa. They keep on asking na sana hindi ito makalimutan no, kasi nga, ang lagay naman ngayon, magkakaroon ng proseso, magkakaroon ng insurance or yung insurer na talagang mangunguna sa gagawin yung pagbibigay ng mga claims para sa mga naapektuhan ng mga residente, lokal na pamahalaan, saka mga negosyo dito sa lugar. At ang sinasabi nila dito, eh talagang sana habang ngayon na naglilinis or ongoing yung clean up drive at saka yung pagpigil nga ng pagtagas ng langis, eh ongoing din daw sana yung pag-aabibigay ng financial aid. They are really asking for financial aid dahil nga natigil no, yung kabuhayan nila dito. Yung food packs tuloy-tuloy naman, pero this is coming from the provincial government and the national government. Nakakatulong, panandalian, pero hanggang kailan ang tanong nila sa mga food packs na ito? Siyempre yung pambabaon daw sa mga batang pumapasok sa school, wala silang maibigay dahil nga wala na rin silang pera, lalo't wala silang trabaho o wala silang pinagkakukunan ng pagkakakitaan. Ang ginagawa ngayon ng kumpanya, no, ng MT Princess Empress, yung may-ari niyan, eh tumutulong sila in terms of cleaning. At saka sila naman ay namamahala doon sa Cash for Work program. Sila ang nag-shoulder naman nung ilang parts other than doon naman sa Dole para sa Tupad program, Cheryl.
Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.